Take off. Beb. Alright, time check, 11 PM po mga idol. Take off na po kami dito from Quezon City, going North Loop. Let's go! Okay, so nakalagpas na tayo dun sa malubak na parte ng Bulacan. Buti naman, maayos-ayos na yung kalsada rito. Medyo panayad ang takbuhan namin. Yeah, boy! Okay, time check, 12:54. Gapan, Nueva Ecija. Woo! Yun, so nakapag-gas up na lahat dun sa Petron Gapan kanina. And uy gago. Ano ko? Atakip mo yan. Gago mga sir. Anyway, habulin natin yung spearhead at medyo malayo na yung gap ng mga kasama natin sa likod. So ito si John. Alam mo naman, boy. Tama yan, hindi ko punis si Nana. Ayaw pa huminto. Anip ka dyan. Yun. At dito na tayo ngayon sa paakyat ng bundok. Ano na bang pangalan ng bayan na to? Hindi ko matandaan eh, pero alam ko ito na yung last na bayan ng Nueva Ecija bago tayo tumapit ng Nueva Vizcaya. Mamaya check natin sa map, sorry, hindi ko matandaan yung pangalan ng bayan na to. So, bali, uphill to, napakaraming twisties dito. And nakikita sa maps, hindi ko nakikita sa camera. Ito palang sinusundan natin, si Wilson. Nakano to, Novo Z, na kargado. Bale, second time na niya ngayon. Na mag-north loop gamit niya ang motor na yan. Ibay din yan. Ataw pa oh. Ah, so ito na pala yung sinasabi nung mag-asawa na Dalton Pass na tunnel. O nga pala, kasi tumigil kami kanina doon sa may bandang baba. Kasi may mga kasamahan kaming naubusan ng gas. So medyo may katagalan din yung pag-stop namin at tinantay namin yung iba para magpakarga. Buti may mga nakita kami mga nagkakarga ng mga bote-bote na gasolina. So, ayun. Malapit na kami sa boundary ng Nueva Vizcaya. At ano, oo nga pala, itong bayan na to, ang pangalan ay Karanglan. Kaya sabi ko kanina, diba, check natin sa maps. Although sinabi rin nung mag-asawa kanina sa may tindahan kung nasan na. So bali, itong Karanglan, ito yung last town ng Nueva Ecija going north na patawid ng Nueva Vizcaya. Alright. So, bali ang dinaanan naming ruta ng North Loop na to, mga idol, is backdoor. So, from Quezon City, paket ng Nueva Ecija, then Nueva Vizcaya, then Isabela, Cagayan, Apari, then Pagunpun. Kasi yung ibang nag-North Loop, doon sila sa kabila. From Pampanga, Pangasinan, La Union,
Ilocos Norte, Ilocos Norte. So tayo, dito tayo sa backdoor. Ito yung mas mahabang route. And then pauwi, ito naman tayo pababa. Ilocos Sur, pababa ng La Union, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, then back to Manila. Alright? So itong first leg natin ng North Loop, from Quezon City to Pagudbud, is 727 kilometers. According sa Google Maps natin, ano. So, isang takbuhan lang to. And then, magpapahinga tayo sa Pagudbud, doon tayo mag-check in. Yun. So, ito na yung boundary ng Nueva Ecija and Nueva Vizcaya. So, first town ng Nueva Vizcaya, northbound is Santa Fe. Okay, okay. Wow, sobrang lamig dito. Grabe. Kaya ka! Kaya! Kaya! Hello! Kaya! 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 What? Oh, grabe, ang kapal ng fog dito. Ewan ko lang kung nakita na sa camera, pero makapal po yung fog. And sobrang lamig. Makita nyo, ganda ng bakingan dito. So, hopefully hindi magatawan mo na nasa harap natin. Anyway, kung nagra-ride naman kasi kami, meron kami talagang designated positions. So, meron kami spearhead, may marshal, may sweeper, para masiguradong intact pa rin yung magkatawan man, or kung may masiraan na huwag naman sana, or maubusan ng gas, meron may iiwan para i-monitor yung grupo. So, ganun po ang discarte namin lagi pag nagra-rides kami. Alright, mga idol, time check. Alas 6 na po ng umaga. Coffee break kami dito sa may Solano. Nueva Vizcaya. Hey! Saan na lamig dito? Ay, bago mo muna. Pwede. Hindi naman content eh. Wait! Natin lang. Yon. So, we're back on the road, mga sir. Nagpahinga lang kanina ng konti doon sa 7-Eleven coffee break dahil inaantok-antok na rin po kami. Yeah. So, ata ulit. Alright, mga idol. Ito na yata yung tulay na boundary ng Nueva Vizcaya at Isabela. Hindi ko sure, pero mukhang kasi alam niyo naman, usually pag may mga mahabang tulay na ganito, yun ang boundary ng mga lalawigan. Pero hindi ako sure. Okay. Ayan. Si Boss Marvin Works. President ng grupo namin. Ayan. Mekaniko. Ganda talaga ng daan. Sa norte. Grabe. Checkpoint. Ah, hindi. Okay. Sige, try natin abulin sila isa-isa para ma-introduce din natin kung sino yung mga kasama dito sa North Loop Adventure natin.
Alright, let's go! Alright, so itong sinusundan natin si Motodex with his Aerox 155 version 2 Y-Connect Axe. Alam yan, napakalayo na iba. Sino to? Sino to? Oops, kuya, hindi ka namin kasama. Sabi naman kung patakbo itong mga to. Take note, medyo bakit itong kalsada ko ah. Pero tignan mo naman yung takbo ng mga kasama natin. Grabe. Grabe, ang lalayo. Kuya Bong with a Suzuki Raider 150 Fi with OBR. Bakit hindi? Itong next si Eldrin with his Yamaha NMAX 155 with OBR din. Grabe, titindi ng mga to, no? With OBR. And napakalayo ng biyaheng to, North Loop. Alam ko nasa mahigit 1,200 kilometers to eh. Another one with OBR, si Franny Boy with his Yamaha Mio Soul I 125. Oh, tama, tama. Mio Soul I 125 na pala. With OBR din. Tente, di ba? Ka dyan. Ang lalayo ng agwat. So, syempre, introduce din natin itong gamit nating bike. So, this is a Suzuki Raider 150 Fi all stock. So, dito natin masusubukan yung performance, fuel consumption, basta yun. First time ko sa siyang dadalhin sa Northwood. So, ayun. Tapulin natin yung iba para ma-introduce din natin. Next na kami yung M3125 si Motobay. Yes! Diba? Ito ulit si
Wilson. Medyo traffic. Traffic mga idol. Wilson, again, na-introduce na natin ito kanina. Wilson, naka Novo Z 180cc. Yan! Ataw eh. I'm the spirit. Nagalit sa silinyo dur eh. Apakalayo. Huling ko na rin sila para makuha na natin sila ng magandang pitik mamaya pag may magandang kurba. Kasi kung kanina ko pa sila inahabol. Last two na hinahabol natin, si Ian and si John yung spearhead. Sabi, apakatulid ko patakbo. Yamaha Aerox 155 2022 with Y Connect. Yes. Itong baliw na spearhead namin si John. Suzuki Raider 150 carb type. Napakatulid magmaneho. Hindi ako naririnig. Visit na yan. Hina din kasi ng kusina natin mga idol. All stock. Pagalan mo! Aba ako kayo dun, ha? Pagalan mo! John! Antay mo sila ko lahat, ha? Atay mo sila lahat! Alayo na na! So, ayun nga. Mauuna muna tayo mga idol para makuha na natin sila ng pitik. So, tumitingin ako dito sa maps kung meron magandang kurbada. Meron naman sa bandang taas. So, mauuna tayo. Antayin natin silang lahat doon. Then, muna natin sila.
Tapos, hataw na ulit. Alright, let's go! Alright, welcome back mga idol. So time check is 9:40 ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa Naguilian, Isabela. Medyo marami-rami tayong nalagpas ang mga bayan kaya ng Cordon, Santiago City, sa Cagayan City. Eh, dahil nalobat nga po itong GoPro. So ngayon ako na po yung lead man dahil medyo inaantok na raw si John. So gahanap tayo ng mga kainan dahil medyo nagugutom na rin yung mga kasama natin. Let's go! Alright mga idol, we're back. So kakatapos lang po ng lunch stopover namin. Time check, it's 12:20 PM. Nandito na po tayo ngayon sa Cabagan, Isabela. Medyo matagal po yung stopover natin kasi yung mga kasama natin kumain at yung iba at the same time umidlip. Medyo behind schedule na po tayo sa target time natin na makarating. So rarat-rat tayo ng konti para kahit papano abot tayo sa parin ng maliwanag pa. Or at the same time, hindi tayo abutin ang alangan ng oras pagdating sa pagutpon. Okay, let's go! Woo! Ayan, mga idol, approaching na po tayo sa arko ng Apari. So, time check, it's 3:05 PM. And, eto, grabe, first time pong marating ng grupo tong Apari. Kasi last time na nag-north loop po kami, dumiretso na po kami ng pagod-pod. Okay, so, picture-picture muna tayo dito mga idol. Alright! Ulit ang pagod. You know, motorbike! Alright, so ito na yung magkapit suspension bridge dito pa rin sa Cagayan. Wow! Ganda ng view, ganda naman dito. Wow. Sulit na sulit talaga ang pagod. Ano pag ganito yung nakita mo sa daan? Ganda? Thank you.
So, welcome back mga idol. So ito, balik na naman tayo sa kalsada, no? Kakatapos lang namin mag stopover, gas up dun sa may Pamplona. Actually, Pamplona pa tong lugar na to eh. So, kanina, nag-stopover kami, coffee break, konting merenda, yung iba, umidlip. Kasi, napakalayo na rin ang tinakbo namin at lahat kami pagod na at antok-antok na rin. So, ayun, tumawag na rin sa amin yung may-ari ng Ivana Bay's Homestay and Resort, si Ma'am Emery Kina. Shoutout po sa inyo. At siya na po yung mga malengke para sa amin, para pagdating namin dun, ay lulutuin na lang. Maraming salamat po ulit, Ma'am Kina. Kita-kits tayo mamaya. Okay, so ganda naman dito. Ito na po yung Pamplona Bridge. So, konting tumbling na lang, makarating na tayo ng pagod-pod. Masarap mag-beer mamaya pagdating, ah. Yeah, boy. Alright mga idol, time check, 7:40 PM. Finally, nandito na tayo sa Patapat Bridge, dito sa Pagudgod, Ilocos Norte. Eto na natin si Jan. Ano man sabi niya sa biyahe natin. Takay! Ayun, mahaba daw yung baba niya. Loko-loko. Gago! Okay, so ayun nga, marami tayong nilagpas ang mga bayan kanina from Pamplona. So, hindi natin nakuha na ng Sanchez Mira saka Claveria dahil tinitipid na po natin tong battery nitong GoPro dahil pati mga power bank po namin nalobat na rin mula dahil sobrang haba po ng biyahe namin. Almost 20 hours na po kaming nasa kalsada. Pero yun nga, syempre, marami po kasi tayong stopover and pahinga. So, ito, finally, nakarating din and mag-check in na po kami maya-maya sa Ivana Bay's Homestay. Shoutout po sa inyo. And if ever maputol man tong video, tuloy natin bukas. Dahil kanina pa lobat tong action cam natin. Actually, pati cellphone ko wala na. Deads na. Woo! Bruh! So dahil inabot na tayo ng dilim dito sa Patapat Bridge, hindi na natin makita yung magandang view niya, no? So babalikan natin ito bukas or kung anong araw mapag-usapan na i-explore itong Ilocos Norte. Alright? The next day. Alright, good morning mga idol. So, nandito tayo ngayon sa rooftop ng Ivana Bay's Homestay. Dito po kami nag-check-in. So, harap po ito ng Blue Lagoon mismo. Papakita ko lang po sa inyo yung view. Yan. Katabi rin natin yung Hannes Beach. Pader lang ang pagitan. At syempre, ito yung mga kabayan natin na sumabak from Quezon City hanggang dito sa Pagudpod. Yung view. Dagat. Benny! Ayan, so papakita ko sa inyo yung view tsaka yung lalakarin. Actually, sobrang
sobrang igli lang lalakarin. And then mamaya-maya kitang-kita na yung Blue Lagoon. Blue Lagoon. Hindi nga, hindi malamig. Hindi ganun malamig ngayon eh, no? Hindi ganun pa. Hindi. Tada! So, ito na siya. Wow! Ganda, no? Okay, so ngayon, pupuntahan natin yung dati naming tinuluyan nung last time na nag-North Loop kami. So that was in 2020. Ang alam ko mga 1 or 2 weeks na lang bago mag-lockdown yun eh. Nakapag-North Loop pa kami. So maglalagay na rin tayo ng sticker. Kasi last time, hindi natin nalagyan kasi wala tayong baon na sticker nun. So eto na siya. Ella Elise Transient House. Wow! Ito yung mga sinasabi kong stickers ng mga grupong tumuloy na dito sa Ella Elise Transient House. So maglalagay na rin tayo. Alright. So ayan. Nice. Oo nga pala, no? Napansin namin, walang ibang visitor or turista dito sa Blue Lagoon ngayon. Napaka-timing ng pagpunta namin. Walang katao-tao. Solong-solo namin. Alright. So, papunta tayo ng palengke ngayon para mamili ng ating pang-lunch and dinner. At ngayong araw, dito muna tayo magstay sa Blue Lagoon para mag-relax. And then bukas, explore natin ang Ilocos Norte. Let's go! Listen! Ready! Two! Okay, so ito na nga, nandito na tayo sa may highway papunta ng palengke. Mabanggit ko lang, ma-share ko lang sa inyo mga idol. Mula sa Blue Lagoon hanggang sa Pagudpud Public Market ay nasa more or less 20 kilometers pa to. So mga 30 minutes na takbo. May kalayuan din. Maganda rin yung pistis dito sa highway na to, sa may bundok. And then mamaya, pagbaba natin itong... What? Bankingan lang. Merong mahabang stretch dun eh, bago dumating ng palengke. Sigurado ako magbabakbakan itong mga to. Kaya nag-helmet ako eh, kasi masakit sa mukha pag sobrang bilis na ng takbo. What? No! Okay, so ito na mga idol. Ito na yung sinasabi kong stretch kanina bago dumating sa Pagudpud Public Market. Ayun na nga, nagbabakbakan na nga po sila. Okay, so sige, subukan natin. Sige nga, subukan mo. Try sa to. Katuwaan lang po ito. Let's go! Gago!
Grabe. Solid. Nandito na po tayo sa may palengke. Ayan po si Ma'am Emery Kina. Siya po yung may-ari ng Ivana Bay's Homestead. Bruh! Okay, so pabalik na tayo ng resort ulit. Tapos lang natin mamalengke. Kami po ang Bigas Riders Club. Kita nyo, kita nyo yung dala ni John na Bigas. Ito marami po kami pinamalengke kaya ayan, madami tayong bit-bit pabalik. Kasi kasama na rin po dyan yung pang-breakfast natin bukas. So, chill na takbuhan na lang dahil mabigat ang mga dala natin. Okay, so ayan mga idol, mula dito makikita nyo yung view ng Blue Lagoon, Pagudbud. Grabe, sobrang ganda. Wow. Mga idol, papakita ko sa inyo ha, gaano maganda ang Pagudbud, Blue Lagoon. Idol, nakita nyo naman kung gano'ng kaganda dito sa Blue Lagoon Pagudbud, courtesy of Ivana Bay's Homestay dito sa Barangay Balawi, Pagudbud, Ilocos Norte. Shout out po sa inyo. Thank you sa accommodation.
ha. Bawin nga. Oh. 1, 2, 3. Din. Bawin na, bawin na. The next day.
Yun, so nandito na kami ngayon sa dulo ng kalsada ng part na to ng Barangay Balawi dito sa Pagudpod. So nakita namin na pwedeng umakyat din sa part na to ng bundok. And mukhang maganda yung view mula dito sa taas. So aakyat tayo, papakita natin kung paano yung view. Alright, let's go! Rito. Wow. New Zealand ka. So ayun na nga guys, pababaan na tayo dahil marami pa tayong papas nila ngayong araw. So samahan nyo kami and explore natin ang Ilocos Norte. So yun, welcome back mga idol. Nandito na ulit tayo sa Patapat Bridge or Patapat Viaduct. Pinalikan natin siya ngayon kasi nung dumaan tayo dito, nung papunta, eh sinabot tayo ng dilim sa daan, so hindi natin nakita yung magandang view. So ito, kahit na umabon ng bon, napakaganda ng view nitong Patapat Bridge. Grabe, wala akong masabi. Sobrang sulit. So papunta tayo ngayon dun sa may dulo nitong bridge, dun sa may parang signboard niya, no? Dun tayo magpicture-picture. Alright, let's go! Ayun na, antayin nyo ako, antayin ko kayo doon ha. So ayun na nga, hindi pa rin natatapos ang photoshoot ng mga kasamahan natin. So ito, mauuna ako ng konti doon sa taas na part nitong Patapat Bridge para makuha namin sila ng elevated na shot. Okay, so ayan, napakaganda. Grabe. Ah,
ito yung buwis buhay stunt natin para lang makuhaanan sila ng maganda. So ayan na sila. Alright mga idol, so on the way na tayo papunta sa Bangi Windmills, which is isa rin to sa mga top tourist destinations dito sa Ilocos region. So samahan nyo kami, let's go! So ito na nga mga idol, narating na din natin ang Bangi Windmills. Grabe, so wala akong masabi, what an experience. Woo! Alright mga idol, so we are down to our last itinerary for today. So papunta tayo ngayon sa Kapurpurawan Rock Formation. Isa rin to sa mga dinadayo dito sa Ilocos Norte. So pagpasok natin kanina, meron tayong binayaran na 10 pesos na environmental fee. And per head po yun ano. So syempre para din sa maintenance itong tourist destination na to. Okay, so itong Kapurpurawan Rock Formation nga po pala. So hindi to yung first time na makapunta ako rito. So just to give an idea what it looks like. So landscape po siya na nabuo gawa ng malakas na hangin and malakas na alon. So mamaya ipapakita po natin sa inyo yung itsura and ganda ng landscape ng Kapurpurawan Rock Formation. So makikita nyo may mga windmills pa rin dito kasi sobrang lakas pa rin ng hangin, grabe. So samahan nyo kami, let's go! So ito na yung sinasabi ko kanina no, na landscape na nabuo gawa ng malakas na alon and hangin. So part lang to, marami pa dito sa area na to. Ganda no? Okay. Shit! Short ride!
next day. Okay, so yun nga mga idol, pauwi na kami ng Quezon City. So ito, nauna lang ako sa kanila ng content. Kukunan ko sila ng banking shot. Ay, na. Ay hindi. You know? Sugal? Ayun na sila. Hi! Let's go mga bakla! Bruh! Go! Hello, Vegan City! Alright! Mabilis ang pasyal tayo dito sa Vegan. Dito sa Calle Crisologo. You know? Alright. Okay mga idol, so we are down sa final leg nitong North Loop adventure natin. So pauwi na po tayo ng Metro Manila, Quezon City. Nandito na po tayo ngayon sa Canton Bypass, dito po sa Ilocos Sur. So dire-diretso na natin to. So approximately mga 354 kilometers pa po ano, mula dito hanggang Quezon City according sa Google Maps. So magiging mga stops na lang po siguro natin is yung mga gas stop, kain. So ayun, maraming salamat po sa pagsubaybay. Hindi ko po sure kung matatapos po natin itong vlog kasi paubos na po yung storage ng memory card nitong GoPro natin ano. Pero maraming salamat sa Roadrunner Riders dito sa napakasayang adventure na to. It was fun and napakagandang experience. And gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa paggabay po sa amin dito sa North Loop Ride and Adventure na to, for keeping us safe. So yun po, maraming salamat po. And yun nga, if ever na hindi na matapos tong vlog, see you sa next vlog natin.